Samantala, hustisya po ang hiling ng naulilang pamilya ng pinaslang na OFW sa Kuwait na si Constantia Dayag. Ang biktima, babalik na sana sa bansa noong pong Huwebes. Balitang hatid ni JP Soriano. May 6 daw ng huling nakausap ni Constantia Lago Dayag, ang 23 anyos niyang anak. Ibinalita raw sa kanya ni Constantia na uuwi na siya ng Pilipinas mula sa Kuwait, kung saan 4 na taon na siya nagkatrabaho. Ang anak raw sana ang susundo kay Constantia sa airport noong May 16. Pero isang araw bago ang kanyang pagbalik sa bansa, nalaman niyang patay na ang kanyang ina. Pinatay siya sa bugbog at pinagsamantalahan pa raw. 14 years nga na, nanabalo. 14 na taon na raw na biyuda si Constantia, 3 anak ang naulila ng OFW. Hustisya ang panawagan ng kanyang mga kaanak sa agadanan Isabela. Wala naman daw itong naikukwentong pagmamalupit sa kanya. Pero nang minsan daw na maka-video call ni Constantia ang isa sa kanyang mga anak, napansin nilang may pasa ang OFW. Pero sabi raw nito sa kanila, siya mismo ang may gawa nito. Iniimbestigahan pa ng ating embahada ang nangyari kay Constantia. Hinihintay na lang daw nila ang resulta ng forensic report kaugnay ng pagkamatay ni Dayag. Ngayon nasa forensic department pa, sana matapos nila kaagad-agad yan. Kung matapos, mapagbigyan natin ng in-okay yung next of kin ng pamilya ni Constantia Dayag na may uwi kaagad yung bangkay niyan. Hindi pa tukoy sa ngayon kung sino ang pumatay sa OFW. Bibigyan naman ng dole ng tulong pinansyal ang mga naulila niyang anak, ang grupong migrante, nananawagan din ng hustisya. Hiling din nila repasuhin ang Memorandum of Understanding ng Pilipinas at Kuwait na layunin din sanang matiyak na ligtas ang kalagayan ng mga OFW doon. JP Soriano, GMA News,